ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagtulang. Kaya sinasama ko sa pangalan ng Birheng Maria sa lahat ng anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon at ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami naway makapaghandog ng nararapat ng paparangal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking katupan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili bilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ipabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina. At babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan.
sa aking tataglayin habang ako'y nabuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Hakanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasukungan na ay may masaya
masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aangyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya siya siyang napunsyam na matuwid na hindi na kailangan magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong taong 2005, naiintindihan mo sa Tagalo? 2005, nung nag-aaral pa ako sa Universidad Pontificia Bolivariana sa Colombia, Medellin, meron pong isang bishop na dumating na naikulong ng maraming taon, at least mga more or less mga 25 years. Ito po si Monsignor Van Tuan. Si Monsignor Van Tuan ay isang obispo ng Vietnam. Dahil sa sitwasyon ng Vietnam, siya ay kinulong. At dun sa kulungan, nakaibigan niya yung nag-aalaga sa kulungan, at binibigyan siya ng 2 drops ng wine at maliit na bread. At doon sinulat niya yung mga kanyang natatandaan sa lahat ng sacred scriptures. At nire-recite niya by memory lahat ng alam niya para mag-celebrate ng Eucharist, ng Misa. Itong obispo na to ay sumulat ng isang libro na tinatang title po ng libro ay yung Heresies ni Kristo. Isa rin sa mga sinulat niya, sinabi niya si Kristo hindi raw marunong mag-accounting. Si Kristo raw mahina sa mathematics. Gano'ng karami sa atin dito ang mahina sa mathematics. Dahil paano mangyayari na si Kristo na meron siyang isang daan na natupa, iiwanan niya yung 99. Naintindihan po, no? Yung 99 na kanyang tupa, para hanapin yung isa na nawala. Mahina po sa mathematics si Kristo. Sabi ni Monsignor Van Tuan. Ngayon, itong celebration na ating ginagawa ngayong araw ng Biyernes ng liturgy na ngayon ay ang Sunday. Ito pong kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. O alam natin sa English, yung Sacred Heart of Jesus. Kaya po makikita natin yung image na nandito nakalagay at nakasinasamahan tayo at ipinapakita kung ano ang puso ng ating Panginoon. Itong puso ng ating Panginoon ay puso na naghahanap doon sa mga nawawala. Ito po yung sitwasyon ni Adan at ni Eva. Usually yung pala yung salitang Adan, ang ibig sabihin po nito ay yung katauhan, yung sanlibutan, o yung humanity. Ito si Adan ay at the end, ikaw at ako. Yung sitwasyon ni Adan na dahan-dahan na lumayo ng lumayo sa Diyos ay doon naghanap ng buhay. Dahil dati, yung bukal ng buhay na nanggagaling sa puso ng Diyos ay nasa kanila.
nakikita nila, nahawakan nila, na-experience nila sa presensya ng Diyos. Pero si Adan, dahil sa kasalanan, siya ay nawala. Siya ay lumayo doon sa puso ng Diyos. Pero maski si Adan ay lumayo, ang Diyos, ang puso niya ay never na nagbago. Para sa atin, karamihan sa atin, meron po tayong idea ng pagmamahal. Actually, yung ating idea ng love, sometimes nga po na po na confuse natin. Pagka sinabi natin pagmamahal o yung love, naku-confuse natin ito sa sexuality. Hindi po ito pagmamahal. Isang manifestation lang po ito ng isang mag-asawa na pwede yung physical touch ay maging manifestation ng pagmamahal. Pero ang tunay na pagmamahal ay pwede kitang mahalin maski hindi kita hinahawakan. Ngayong araw na ito, minamahal kita. In a sense na nandito ako na nagsasalita para yung mga taong nawawala ay makita ng ating Panginoon. At dun sa kanyang kasugatan o dun sa kanyang karumihan ay kunin muli ng Diyos at siya ay pasanin. Itong kadumihan na ating na-experience, ito po yung kadumihan ni Adan. Ito po yung taong nagkasala. Gano'ng karami sa atin dito nakaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Karamihan po sa atin dito sa mga nagsisimba, totoo na gusto natin unahin ng Diyos. Pero paminsan, nagiging parang New Year's resolution. Kumbaga parang idea lang sa ating kaisipan na gusto kong sundan ng Diyos, gusto kong mahalin ng Diyos. Pero in practicality, ang nasa puso natin ay hindi ang Diyos. Dahil nauuna ang trabaho. Actually po, yung trabaho is word from Spanish. Ang translation po natin sa Tagalog is hanap. Ano po hinahanap natin? Saan po kayo nakakakita ng buhay? Kung naghahanap ka na, magtatrabaho po ba kayo? Maghahanap buhay po ba kayo nang hindi kayo susweldohan? Sino po mga volunteer? Pakitaas lang po yung kamay. At sasabihin ko po kay Father Rally, marami tayong volunteers na magtatrabaho sa simbahan na walang sweldo. Dito sa sitwasyon na meron tayo, na lumayo tayo sa ating Panginoon, na itong paghahanap natin ng buhay, akala natin ang buhay ay makikita doon sa security ng pera. Tingnan niyo po yung katabi niyo, tingnan niyo po yung kanyang mga mata. Ano po bang sign ang nakikita niyo? Pera. O sa kanyang mga mata ba ay may ningning ng pagmamahal? Paminsan po pagka lumalabas kami, ang mga Colombians, nasa po ako, yung mga Latin Americans, very expressive sila to show their yung love, no? Yung pagmamahal. At maraming beses na pagka lumabas kami ay kumain, paminsan kumakain kami sa isang restaurant, makikita mo kung paano tumingin ang isang babae na nagmamahal sa isang lalaki. Malayo pa lang makikita mo may ningning sa kanyang mga mata. Pero, ano bang ningning ang meron sa iyo? Mga mata, sign po ng dollar, peso, o katalin real. Pagka pinag-usapan natin ang pera ngayong araw na to, masisayahan kayo, no? Pero, ang gustong ipangako ng ating Panginoon, doon sa paghahanap natin ng buhay, dahil si Adan, na ikaw at ako,
ay nawalan ng buhay, nawalan yung certainty ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Nadahil gusto niyang mamahal, hinahanap niya na siya ay maging mahalaga para sa isang tao. Ganun po karami sa ating ngayon, araw na to, na naghahanap na siya ay mahalin. Paminsan yung mga kapamilya natin, gusto natin na tayo ay mahalin. Ganun po karaming pera ang pinadadala niyo sa Pilipinas para kayo ay matanggap ng iyong nanay at tatay. Para ikaw ay mahalin nila. Gano'ng karami sa atin dito na nagmamahal hanggang binibenta natin ating sarili para tayo ay mahalin ng ibang tao. Actually, ito po yung tragedy na nangyari kay Adan, na naghahanap siya na kung sino ang magmamahal sa kanya. Dahil hindi niya makita ang kanyang pagmamahal ng Diyos, pinakita ng Diyos kung gaano niya kamahal si Adan. Na doon sa sitwasyon ni Adan, na ikaw at ako, na maski si Adan ay lumayo, nagalit sa Diyos, gumawa ng mga kasalanan. Kaya nga po, ang sacred scriptures, pagka binuksan nyo, makikita po natin na yung first chapters hanggang sa 11th chapter ng Genesis, makikita nyo yung constant degeneration na dahan-dahan nawawasak, nasisira yung relasyon ni Adan sa Diyos dahil sa kasalanan. Hanggang darating na si Cain, yung kanyang kapatid, kaya niyang patayin yung kanyang kapatid, si Abel. Hanggang na magkakaroon ng mga relasyon, hindi na lalaki at babae. Kung hindi magkakaroon ng mga relasyon in sexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae, makikita po natin ito sa Noah's Ark. Hanggang yayabang ang mga tao na akala nila sila ang Diyos sa kanilang buhay. Dahan-dahan nasira lahat yung image and likeness na ginawa ng Diyos na napaka-perfect ay nasira dahil sa kasalanan. Pero sa kasalanan na ito, salamat sa Diyos, sabi nga po ni San Agustin na kung wala yung kasalanan ni Adan, wala po sana itong puso ng Diyos na nakikita kay Kristo. Dahil para malaman natin, sa second reading po sinasabi, para malaman natin kung tunay kang mahal talaga ng Diyos, ay ipakita mo kung sino ka. Meron ba tayong may tatago sa Diyos? Karamihan po sa atin, meron po tayong maraming maskara. Meron kang maskara sa opisina. Meron kang maskara para sa iyong kapatid. Meron kang maskara para sa iyong nanay. Meron kang maskara para sa iyong asawa. At saka meron pa rin maskara para sa iyong sarili. Dahil ayaw mo ipakita yung mga kasalanan o mga maling bagay na iyong nagawa o ang ating nagawa. Kaya nga po, pagka pinresent natin ang ating mga sarili para tayo ay matanggap, mamahal ng iba, dapat ipresent natin ng maayos doon sa iyong mga CV para mag-apply po ng hanap buhay. Dito sa Qatar, ano po ba ang sinulat nyo? Lahat ng inyong mga qualities? O sinulat nyo po ba yung mga kasalanan nyo noon? Subukan nyo pong magsulat ng kasalanan nyo. Ako ay nagnakaw. Ako ay nangloko. Nakiapit ako. Naglagay na, nag-commit ako ng abortion. Mahilig ako sa sexuality. Sulat niyo po lahat yun. Tignan po natin yung company ang tatanggap sa inyo. Pero dun sa katotohanan na alam ng Diyos kung sino ka at sino ako, ay doon tayo minahal ng Diyos.
Ngayon si Adan na nakipag-away kay sa Diyos na gusto niyang lumayo, na humanap ng buhay, ay doon sinabi ng Diyos, ipapakita ko sa iyo kung gano'ng kita kamahal. Hahanapin kita, sasagipin kita, tutulungan kita, bubuhatin kita, lilinisin kita, apostol kita. Napakagandang salita ng first reading from Ezekiel. Itong propeta na to na nagsasabi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At yung proof, yung katibayan na tunay ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay makikita natin sa second reading, yung Romans na simulan ni San Pablo. Sinabi niya, minamahal kita, even nakakilala kita. Dahil wala kang may tatago sa akin, alam ko lahat ng kasinsinitan mo. Di ba po sila sa Tagalog yung kasinsinitan? Sino ba nakakalam ng singit mo? Ikaw lang, di ba? Ikaw yung asawa mo. Doon sa ating mga kasalanan, doon tayo minahal ng Diyos. Doon tayo ay kaaway niya. Ito po yung katibayan na yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung puso ng Diyos ay nasa atin. Na itong pagmamahal na to ay kakaiba sa lahat ng pagmamahal. Even though na alam ko na lolokohin mo ko, alam ko na magsisinungaling ka, alam ko na unahin mo sa buhay mo yung pera, alam ko unahin mo yung swerte. Marami po mga Filipino na paminsan tinatawagan ako na, Father, mag-blessing po sa bahay namin. Punta ako, nagugulat ako doon sa mga bahay nila. Dahil maglalagay ng altar ang isang Pilipino, nandun yung krus, nandun yung bilikin, maglalagay ng Bible, buksan ng bahay mo. Pero katabi nun, sa kapilang side, alam niyo po kung sino? Si Buddha. Just in case na hindi ito mag-function, eh, matulong mamaswerga naman ito. Kahit marami sa atin na merong pasapit sa pintuan, taas po yung mga kamay. Para swerbihin, sino po ba talaga ang pinaniniwalaan natin? At sasabihin natin, naniniwala ako. Sasabihin natin, may pananampalataya ako sa Diyos. Kay Buddha ka mayroong pananampalataya. May pananampalataya ka na swertihin ka. May pananampalataya ka na huwag kang magkasakit. Dahil karamihan, magpupunta sa misa, ang gusto lang natin, Lord, please, sana mo lang magkasakit. Yun lang naman yung iniiling ko sa iyo eh. Sana doon sa mga anak ko, lahat sila okay. Eh kung magkasakit, eh kung mamatay. So wala yung pagmamahal ng Diyos doon. Doon sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay, wala, pero walang nangyayari sa ating buhay na walang kinalaman ang Diyos. Dahil ang Diyos, lahat ng nangyayari sa ating buhay, siya ang nagbibigay ng permit. Hanggang, tingnan niyo po yung mga kalbo. Nahulog yung buhok noon dahil gusto ng Diyos. Dahil sabi sa Sacred Scriptures, bilang lahat yung buhok niyo. At wala sa kalooban ng Diyos na mahuhulog ang isang buhok sa iyong ulo na wala sa kalooban ng Diyos. Wala rin isang dahon sa isang puno na mahuhulog kung hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa iyong buhay at sa aking buhay ay pangungusap ng Diyos sa atin para ikaw at ako ay kausapin na sinasabi
mahal kita. At dahil po, lahat ng nangyayari sa ating buhay, maski ikaw yung lahat ng sufferings, lahat ng mga difficulties, lahat ng mga tragedy ng buhay. Ito pong lahat na to, even na mangyari sa atin, ang Diyos ay nandun at pinapayagan niya na mangyari ito para ikaw at ako ay maibalik sa hardin, maibalik sa kalangitan para ikaw at ako ay maligtas. Dahil ang napakahalaga sa Diyos, hindi naman po sa tingin niyo po ba ang Diyos nag-worry kung gano'ng karaming kikitahin niyo na pera. Wala sa mga pakialam doon. He would provide, yes, ito po ito. Magbibigay siya ng providence sa ating mga pangangailangan. Pero ang gagawin niya ay maglalagay siya ng mga event sa iyong buhay para ikaw at ako ay maligtas. Ito po yung wala ng iba. Ang preoccupation ng ating Diyos na ikaw at ako ay malayo sa kasalanan para makita natin kung gaano tayo kamahal. At paano tayo minahal ng Diyos? Nung tayo ay kanyang mga kaaway, alam niyo po kung sino ang kanyang binigay? Ang kaisa-isang anak niya. Meron po bang maghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos na meron siya sa iyo at sa akin? Yung sakit mo, maghihiwalay ba sa pagmamahal ng Diyos? No. Doon sa mga sitwasyon mo sa buhay, meron mo po, yung sa Romans din po ito, sinulat ni San Pablo, sabi niya sa Ingles, sabi, "Who will separate us from the love of God? Even Jesus Christ, who He died, who He rose from the dead, would separate us from the love of God? Tribulation, sufferings, etc." No? St. Paul was saying this, na wala pangyayari sa iyong buhay at sa aking buhay na maghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay makikita natin sa puso ni Kristo. Itong puso na tunay na tumitibong para rin sa mga makasalanan. Hindi po dahil akala natin, dapat po akong mahalin ng ating Panginoon dahil nagsisimba ako. Dapat kong mahalin ako ng ating Panginoon dahil miyembro ako ng grupo ng simbahan. Dapat mahalin ako ng Diyos dahil nagsiservisyo ako sa choir. Dapat mahalin ako ng Diyos dahil ako ay extraordinary minister. Pwede ko rin sabihin, dapat akong mahalin ng Diyos dahil ako ay pare. No, excuse me. Tayo ay minamahal ng Diyos dahil kaya niya at gusto niya. Hindi kami namahal ng Diyos dahil sa mga ginagawa mo. Actually, ang aking ginagawa ay lahat laban sa Diyos. Dahil sa mga kasalanan kung saan tayo nahuhulog. But even knowing who you are, the city of life, sabi mo, no? Na totoo, ikaw, bilang tao, na alam ng Diyos na wala kang tinatakot, na ikaw to, lahat ng mga kasalanan, kung anumang kasalanan. Alam niyo po ba dito sa Qatar, maraming milagro ang nangyayari. Nakita niyo na po ba yung mga milagro dito sa Qatar? Isa pong milagro napakalaki dito sa Qatar, yung mga lalaki o mga babae kasal sa Pilipinas. Pagdating po rito, single. Milagro! Ba? Makakahanap pa ng bagong asawa? Milagro! Pero dun sa iyong katotohanan, sa aking katotohanan, na tayo ay lahat ay makasalanan, doon tayo papasanin ni Kristo. Palagi ko pong kinukwento to, yung rektor ko medyo loko-loko. Sabi niya, maglalagay tayo ng mga baka sa seminaryo at saka mga tupa. At pinaalaga niya sa mga seminarista.
Doon sa tupa, mayroong one time, nagkatapong kami ng basura, nakita namin yung mga tupa doon sa seminaryo. Sabi ko doon sa kasama ko, may hindi pa yung cellphone, wala pa eh. Yung camera, may bit-bit akong camera na maliit. Sabi ko doon sa kasama ko na seminarista, picturean mo ako. Binit-binit po namin yung tupa. Alam niyo po ba kung ano ang amoy ng tupa? Mapanghi. Pero yung panghi na yun, dinikit sa yung katawan. Pagkabinuhan mo. Imagine. Noong naglalakad kami sa seminaryo, lahat ng mga seminarista, ano yung mabaho? Kaming dalawa. Doon sa kabauhan na, paano ba yung Tagalog nito? Kapa. Doon sa bad smell na meron tayo. Doon sa mga kasalanan na meron ng Diyos at meron tayo, doon tayo inasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At hindi lang yun, inalis niya yung ating kapanghian at ilagay niya sa kanyang sarili. At doon sa kanyang puso na sinipat, lumabas dugo at tubig para ipakita na ikaw at ako ay yung mga preferensya ng Diyos. Yung tinatawag natin VIP. Magiging VIP ka ba kung makasalanan ka? Pero para sa Diyos, doon sa ating mga kasalanan, doon tayo ginawa na maging VIP. Dahil gusto ng Diyos na kung paano tayo mamahal, na paano tayo minahal na maging kaaway niya, ay maging pastor na maging makapagmahal doon sa ating mga kaaway. Natunay na even though na tayo ay lumalayo sa Diyos, ang Diyos tunay na lumalapi para sa kipinika. Kaya po, kagabi, sa misa ng Tagalog, sinasabi ko po dun sa ating mga kabayan na kung hanggang ngayon nandito ka sa Qatar at iniisip mo na nandito ka tungkol dito o tungkol sa security ng buhay o para maging hawaan ka, ikaw po ay nagkakamali. Dahil marami events o sitwasyon sa ating buhay na nagdulot para tayo ay dalhin sa Qatar para kausapin ng Diyos. At dahil ikaw at ako ay dinala sa Qatar para sa kipin. Dahil ikaw at ako ay binili ng Diyos. Binayaran ka. Alam mo ba kung magkano ka? Magkano ka? Ikaw ay kahalaga ng puso ni Kristo. Dugo na dumaloy, na nawala, drop by drop, para makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung hindi, kung ito po ay hindi tumatama sa inyo, wala na po akong magagawa. Dahil kung sa tingin nyo pa rin ay milagro lang ang gusto natin, wala na po akong magagawa. Dahil kung itong pagmamahal na to ay hindi yung magbabago sa'yo, wala na po magbabago sa'yo. Ganun po karami sa atin dito, yung mga nagsisigarilyo, mga nagkaroon ng girlfriend na sinabi ng girlfriend, tigilan mo yung pagsisigarilyo. Anong ginawa mo? Di ba patagupan ng yoyosi? O titigilan mo? Gano'ng iniwan yung mga maling ginagawa mo sa pagmamahal ng isang tao? Kaya kung gano'ng tayo minamahal ng Diyos, at kung ayaw natin mawala itong pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, tayo ay pwede magbago.
Dahil paminsan po, ang isip natin, may pananampalataya ako, naniniwala ako sa Diyos, napakagandang sabihin. Pero ang Diyos, huwag kang makikilang sa aking buhay. Kung papakailaman yung kapit ko ito sa Qatar, kung papakailaman yung pera ko, huwag mong papakailaman. Kumbaga, tayo ay nandito at dahil mga Kristiyano, pero mga light. Nakainom na po ba kayo, palagi din sinasabi ito, nakainom na po ba kayo ng kape na walang kape? Yung light, nakainom na po ba kayo, nakakain na ba kayo ng sugar na walang sugar? Light. Nakainom na ba kayo ng gatas na walang gatas? Light. Nakakita na po ba kayo na mga Pilipino, na mga Katoliko, na mga binyag, na walang pananampalataya? Huwag niyo pong tingnan yung katabi niyo, tingnan niyo yung sarili niyo. Light. Marami sa ating ay ganito. Pero yung tunay na naniniwala sa Diyos ay pwede niyang ma-experience yung pagmamahal ng Diyos kahit anumang sitwasyon. Meron pong salmo na sinasabi in English, ang translation ko sa English, I will bless the Lord at all times. I will give thanks, I will praise, I will open my mouth. No trouble, I have shouted at the Lord. Imagine, ikaw ba yung magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon na meron ka? Makikita mo ba ang pagmamahal ng Diyos doon sa lahat ng nangyayari sa'yo? Mahirap man o madali. Ito ay para rin sa mga tao naniniwala. Pero para rin sa mga pagans, yung mga pagano, o yung mga katolikong light, hindi sila po naniniwala. Kaya ngayong araw na ito, sa itong altar na ito, kinatawagan mo po ang bawat kabayan, mga kapatid, mga Pilipino, huwag po tayong mamuhay na salungat sa pagmamahal ng Diyos. Kung hindi, itong pagmamahal ng Diyos ngayon ay pwede kang bawukin. Na ngayong araw na ito, this Friday, 28 ng June, pwede mong sabihin ngayong araw na ito, Lord, tulungan mo na iwanan itong kasalanan na ito. Panginoon, tulungan mo na ikaw ang unahin ko sa aking buhay. Panginoon, ikaw ang maging sign ng tunay na pagmamahal sa aking buhay. Kaya ngayong araw na ito, tuloy natin ang itong selebrasyon na ito para magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang napakalaking pagmamahal sa iyo at sa akin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Amen. May mga nanangin at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatuwang tao sa kanilang ng Espiritu Santo. Kipinanganak ni Santa Maria ang Pinoy, nagpapasakit ni Ponso Pilato, inakos sa krus, namatay at inilibing, na nangusos ang nagpura ng mga yuma, na may ikatong araw na magkumay ng muli, umakyat sa lahat, nalulubos ang kanya ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang kalimito at tutukong sa lahat.
sa buhay na walang hanggan. Amen. Gumawa ng mga himla si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan ng Diyos Ama. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama nating makapangyarihan na nagsuko sa kanyang anak upang tayo'y maligtas. Manalangin tayo, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Upang sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming upang ang pamahalaan ay maging daan nawa sa mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming paralangin. Upang yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, ay muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming paralangin. Upang ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mga paganing na kamay ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming paralangin. Upang ang mga tapat na yumao ay muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming paralangin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. At ang gabinawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malilip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan sa inihahain namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagpunsod na naghain ng sarili nang kami matubos kaya tinampok siyang nakapayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, sinibad, dugot, tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanan mo'y dito nababanal. Ito'y ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasakit sa mga dumudulog sa batis na kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
kapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuhulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Camilo na aming Obispo at ang tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkidapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Jesus, sinasabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, agalapin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban at sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa mga at sa aming pag-act sa iyong anak na araw-araw. Matutuhan nawa namin makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paano. Church announcement. 1st of July, Monday, is the baptism seminar. Parents who intend for their child to be baptized need to attend the baptism seminar together with the godparents. It will be held at the Sacrament Chapel at 7:45 p.m. 5th of July, Friday, is the first Friday of the month. We invite everyone for Eucharistic adoration at 2 p.m. in the main church. 6th of July, Saturday, is the first Saturday of the month. For our regular Marian devotion, there will be a candlelight procession after the 7 p.m. Mass from the main church to the grotto. We invite all parishioners to attend. 9 to 18 of September 2019 will be the next pilgrimage organized by the parish, the Turkey, and Greece. Interested parishioners may contact the parish office. Daily Bible reading application. There is a free Bible app developed by Jesus Youth of our parish, which is available for Android and iOS to promote Bible reading on your phone and tablets. We encourage all parishioners to use this app. Filipino Catechism. The registration for the Filipino Catechism is ongoing from 9 a.m. to 5 p.m. on all Fridays at the Filipino Catechism office located in the Bishop Rimoli building. Catechism classes start on the 12th of July, 2019. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. A blessing for those who are celebrating their birthday, also coming on. For the month of June. For the month of June. Father in heaven, Father of our Lord Jesus Christ, we bless you for this day. We ask for your mercy and your love that you give to your Son, Jesus Christ, for our brothers and sisters today, that you bless them, give them the possibility to experience always your love. This we ask through Christ, our Lord. Amen. Ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa